Hello guys, good afternoon, good day. This is Megan Jason. Welcome to my channel In Depth. At andito nga tayo ngayong araw para silipin ulit itong Luna Rush. Actually guys, meron na po tayong 2 account nga po dito dahil pumasok po ako noong nag-fail nga yung ating space crypto. Tapos meron na tayong content ito nung nakaraan. Ilalagay ko po yun sa baba para masilip nyo din po dahil more on contract checking nga po yun. At konting background din dito sa Luna Rush. Ngayon naman po ang pag-uusapan po natin dito sa Luna Rush is yung mga update nga nila. Tapos kung okay pa ba pumasok, tapos i-share ko na lang din yung journey ko nga dito dahil meron tayong 15 common NFT, di ba? Tapos aside doon, sisilipin din natin yung token nila, tapos yung mga current update nga dahil marami nga talagang update dito at yun nga kung masisilip natin dito sa kanilang roadmap, sobrang dami nga yung mangyayari ngayong month. Pero before po tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-like and subscribe, pa-like and subscribe na po muna para may mga update nga po tayo dito sa kanilang NFT game or sa mga upcoming NFT game pa lang na lalabas. So simulan natin guys by checking muna ng kanilang token. So current price ng token nila ngayon is $0.45. Tapos na-release na nga kasi yung mga vested token natin dito sa private sale. Ayan, May 8, 2022. Well, dito naman sa kanilang partnership is May 7, 2022. So, pero hindi natin sure kung nagbintahan na ba talaga sila. Pero yan na po yung current price natin ngayon. Tapos kung sisilipin din po natin sa kanilang white paper din, meron na silang sinasabing land, which is i-discuss din po natin ngayon dahil dito po sa kanilang roadmap, on the last week po ng ating month, meron po silang sinasabing pre-sale land. At yung pre-sale land nga po natin, meron lang po tayong 6,000 Luna Rush. Ang maganda po dito sa land nila is parang passive income nga siya na kung saan yung mga land owner is yun yung magbe-benefit talaga. Lalo na kung may mga special event dito, tapos meron nga lang 6,000, di ba? Konting-konti lang talaga, tapos 4 types of land yan. Okay, so hindi ko alam kung ano dito yung 4 types of land. Baka ito 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 pala. Tapos dito ata yung mga special event. I don't know, diba? Antayin na lang po natin yung update dito. Tapos wala pa po tayong fixed price regarding dito sa land nila. Pero before po tayo pumunta sa land, silipin po muna natin yung nangyari sa week 1. Una po, na-list na po sila sa Gate.io. Tapos meron silang sinasabing referral giveaway box. Itong referral giveaway box po, ang benefit po nito is sa referrer tapos sa na-refer. Okay, ang mangyayari po kasi kapag nag-mint po yung inyong na-refer ng 10 NFT box, makakakuha ka ng isang NFT box din. Tapos aside doon, makakakuha din ng NFT box yung nag-mint. Okay? So kung new player ako, makakakuha ako ng 10 plus 1 NFT kapag gumamit po ako ng referral link. Okay? Tapos aside doon, on the next week naman po, meron po silang mangyayari namang ino. Okay? So itong ino po is parang bintahan din po ito ng box din. Tapos for every 10 boxes din, meron din tayong isang libre box. Okay? So plus 1 talaga yung mangyayari po mga NFT sale na mangyayari. Di ba? Plus 1 NFT box. Tapos aside kasi doon, marami po silang mangyayari din. Next week, meron din po silang fusion. Itong fusion po, nagkukonsume po ito ng loose token. Kaya maganda po na mag-invest na ngayon dahil marami pa po talagang update na mangyayari. Ayan, no? 3 weeks to go. Tapos, ang maganda po kasi dito sa Luna Rush is yung roadmap nila is nasusunod po talaga. Unlike sa ibang NFT game po, na drawing lang, di ba, yung mga roadmap. I mean, hanggang Q1 lang. Tapos after yung Q1, wala na. Wala lang update. Dito po, kahit pa paano po is nag-move po yung ating pinaka roadmap. Tapos mag-a-add din daw po sila ng LP dito sa kanilang week 2. Week 2 to guys, nagkamali ata sila. Tapos sa week 3, dun mangyayari yung PVP, tas yung upgrade ng economy, which is hindi pa natin alam yung exact details din. Tapos ito nga, pre-sale na nga ng land at ng wheat farm, okay? So abangan na lang po natin itong update nga dito sa Luna Rush. Ngayon naman, dumako na po tayo sa ating account at yun nga, meron po tayong dalawang account dito. At yung aking una pong account, puro po ito common, okay? Tapos na-mint ko nga ito noong kasagsagan po na nag-fail yung ating space crypto, okay? So ito po yung account ko, puro po yan common guys, ayun, common yan lahat. Tapos naka-withdraw na po ako dito ng 60 plus 70, so around 130 na yung na-farm ko nga loose token at I think almost 1 week na lang ROI na ako dito dahil kailangan ko po makakuha ng 225 para maka-ROI kung bibili ka po ng box nga na ang gagamitin mo is yung 15 loose lang. Pero dito kasi half ng na-invest ko dito is 22 loose tas yung iba 15 loose, okay? So ito yung sinasabi ko guys dito. Punta lang po kayo dito sa ating store. Ang minin ko kasi doon dito sa lumang account ko is 22 or 15. Dito, naggumamit po ako ng half na 22 pero sa kinasamaang palad po ang nakuha ko pa rin talaga is common. So better na puro ito na lang ang gamitin nyo. Itong small box na lang. Ito.
Okay? Dahil dito din ako nakakuha ng ating rare. Dito sa isang account, guys, nakakuha ako ng rare kahit papano. Okay? So, ito siya. Ayan. So, isang epic at tatlong rare. Tapos, ito naman yung nakuha kong NFT noong ginamit ko yung referral na nakuha ko. Ayan. Ayan siya. Tapos guys, kung wala pala kayong referral, punta lang po kayo sa Telegram. Tapos meron dun mga form na nakalagay kung ano yung issue nyo. Tapos fill up nyo lang po yun. Like for example po, itong account ko pong Luma, wala po ito dating referral. Okay? Kaya ang nangyari po is nag-fill up po ako ng form. Tapos kanina, meron na ako nakita dito. Okay? So basically guys, okay pa naman po mag-invest nga dito sa ating Luna Rush. Dahil marami pang ang update yung nangyayari talaga. Pero ganun pa man, hindi po ako expert talaga sa crypto. And in my own opinion lang yun. At guide lang po talaga yung ginagawa po natin. Kaya kayo po ang mag-decide if gusto nyo po mag-invest at i-manage nyo lang yung risk na involved dito. Okay? Tapos yun nga, marami kasing update talaga na mangyayari pa. Kaya feeling ko malaki pa po yung potential na mag-grow nga nitong Luna Rush. Okay? Tapos, I think yun lang naman guys dito sa update nga dito sa project na to. And ifa-farm ko lang po ito hanggang maka-ROI ako. Pero so far, swerte po talaga ako sa ating minting. Tapos, suggest ko na lang po na better na ito na lang yung gamitin nyo kaysa dito. Tapos, kung pag-deploy nyo po ng inyong NFT is buy to DAO, yun yung mga nabasa natin. Actually, humabol lang po talaga ako dito sa Luna Rush eh. Pero feeling ko makaka-ROI naman ako kaagad kahit kakahabol ko lang. Okay? Tapos, singit na lang pala guys, meron pa rin po tayong pag-giveaway nga sa ating channel. Ang gagawin nyo lang is mako-comment po kayo dito sa ating CryptoMon video. Tapos, may chance na po kayo manalo ng isang CryptoMon. Guys, comment lang po kayo dito ng hashtag CryptoMonPH. At konti pa lang po yung sumasali, so sayang naman po, diba? So, punta lang po kayo dito sa ating CryptoMon PH video. Ilalagay ko din po yung link sa baba. Okay? And I think yun lang naman guys dito sa project na to, and sharing lang po talaga ito dito sa Luna Rush at mga update nga po nila, di ba? Sobrang dami pa talaga nilang update guys na mangyayari.